This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Matagal nang lupaypay ang bayan at ngayon naghahanap ng sigla ulit ang bayan natin, not only in tourism but in all aspects of our society. Kaya ngayon ating through the courtesy of GNN ating inanyayahan ang isang pwedeng magbalik daw ng wow sa Pilipinas. So that's none other than Dick Gordon, of course. Dick, how are you going to bring back the wow into our economy? Thank you, Mentong. Alam mo naman, ang economy natin has become all statistics. But statistics, hindi totoo yun. Hindi facts yun. You can have all the nice ratings of Moody's and everybody. Pero kung walang trabaho ang tao, when you still have work people working as contractual workers, walang benefits, and people that are still leaving the country para pumunta abroad, talaga walang wow talaga. At makikita mo, when you see our country na pinuputulan ng leeg yung turista, at hindi masawatayang Abu Sayyaf hanggang sa ngayon, when you see our country na nakikita mo araw-araw may binabaril yung mga riding in tandem, we have taken the wow out of this country. That's right. And most importantly, pag nakikita mo na ang ibang bansa, matagal na natin sinasabi, lahat sinasabi yan, but they never go into the reason why. Halimbawa, ang Singapore, ang bayad ng teacher yan, anywhere from 70,000 to 133,000. That's why they have a full employment economy. Maliit nga yung bayan nila, pero full employment. At pagdating naman doon sa Malaysia, 90,000 ang sweldo. Pagdating sa China, 50,000. Pagdating sa Pilipinas, 18,500. So, isang issue sa ekonomiya, at agad-agad pwedeng ibalik ang wow sa ekonomiya natin. Kung yung presyo ng kuryente natin, maibaba natin. Ang China, one-third ang presyo ng kuryente natin. Alam mo, paano ibababa yan? Hindi natin pinatampo yung nuclear plant. Makakatulong sana yan. Pangalawa, yung ating mga inutang ng araw na coal plant, meron katali tayo sa mga kontrata dyan na preferred price. Pangatlo, dapat dagdagan natin siguro yung mga biomass natin where, halimbawa sa Isabela, sa Cagayan, maraming bigas doon, maraming palay na pwedeng igatong yun doon sa kuan, pwede yan. But ang tingin ko talaga, we have to really spend a little bit more money on natural gas. Malinis na, mura pa in the long run. Pero ang initial cost, napakalaki. But also, ako naniniwala na dapat bigyan natin ng insentibo yung mga gagawa ng solar panels para sa maliliit na bahay, para makagaang sa mahihirap. Na kung solar panel sila, mababawi mo yung kuryente, hindi masyadong malaki ang ilalabas at in the long run, mas marami silang take-home pay. Pasensya na, medyo mabilis tayo dito, no? Dahil maiksi ang oras natin. You brought back the wow sa turismo, pero mas malaki pa siguro ang maibabalik dyan na wow, triple wow siguro. Isang merkadong nag-miss out tayo is China. China is now the top tourist source all over the world. It is 5 million tourists to Japan, 7 million Chinese tourists to Thailand, only 500,000 last year sa Pilipinas. Ano, Mentong, pinasok ko yan nung araw ng Secretary of Tourism. Ako nabukas yan. In fact, sabi ko yung visa on arrival for groups. At unfortunately, ang ipinipilit sa akin nung araw, halos magkagalit kami nung kanilang National Tourism Agency, ang pinipilit sa akin yun dito sa South. Sabi ko, bigay nyo sa amin yung mga Beijing, yung mga ganyan, yung Northern Chinese. Yung iba dito sa South, hindi umaalis eh. Nagtitinda. Nag-aaway kami ni Andrew Domingo ng araw, who is part Chinese too. And I'm part Chinese too. Lahat tayo may dugong Chinese. Pero sabi ko, pagka nagpunta dito, hindi naalis yan. So, sabi ko, Chinese, the Koreans, Koreans, of course. Natin yan.
the Japanese are still there. Ngayon, baliktad, tayo na nga pumunta sa Japan eh. So, ang pinakamalaking hindi nila alam, yung ginawa natin sa WOW Philippines ay domestic tourism. Yes, we brought in every month, every day, every region, na-discover ng Pilipinas, maganda pala yung aming mga bayan. So today, you have 50 million domestic tourists. Akala nila, small time yun, malaki yun. Pero ang masama sa gobyerno natin, hindi pinapairal yung tinatawag nating holiday economics. Ginagawa ng China yan. Pero dapat, pagka Miyerkules o Webes ang holiday, i-celebrate mo on a Monday. So, Friday night, alis sa Maynila. Monday night, nandun ba? Tuesday morning, makakasakay ka from Tacloban or from Boracay, going back to Manila and back to work. So, you have four nights na gagastos ka sa probinsya and vice versa. So, isa pa dyan, yung Tourism Enterprise Zone Authority na ginawa ko, yung tourism law, hindi pinapa-implement. Halimbawa, pag ikaw ay kulang tayo sa hotels, magkaroon ka ng Tourism Enterprise Zone, meron kang environmental na maayos, bibigyan ka ng no tax for the first six years, and after 6 years, 5%. That will encourage and incentivize people to go into the tourism hotels at saka maayos. And when that happens, you get a lot of jobs. Ito isang wow na maraming Metro Manilans would want to know. No? How do you bring back the wow when people see traffic ease? How is it going to be done? Well, you need talaga paandarin mo yung mga trains. You need people movers here. Pangalawa, decongest Manila. It's no good anymore. Unang-una, pag nag-earthquake dito, wala kang tatakbuhan, wala nang open space. Okay. Dapat ibalik natin yung mga parks. Dapat dali mo yan, Subic, Clark, Manila. Tatlong airports. Subic, Mariveles, Manila. Tatlong seaport. In Central Luzon, 1.5 hour away halos from each other. May one highway. NLEX, meron kang Esitex, meron kang patungo sa Olongapogapan, magkabila, lagyan mo ng pabrika, lagyan mo ng bahay sa likod, you make the economy. It's an immediate doable that I proposed to MMDA in 1992, pero ang sagot sa akin, magagalit ang mayayaman sa atin. Ano yan? I proposed at that time 1 to 2 years moratorium on chauffeuring to school na sa private schools. I said school buses. Oh, and then organize a network school buses with security, aircon lahat, ano? Because immediately you could remove 300,000 to 500,000 cars sa peak hours. What do you think? At same time, I support that. Yun, mawawaw talaga ang publiko dyan. Totoo yan. You have to have school buses and you have to have, ano ba naman, magbabayad yung mga tao na may security yung bus. May radyo. Pwede pang mag-dedicate ang isang helicopter na umiikot dyan kung mayroong mga emergency. May solution. Mayroong Raven na helicopter, mura lang, makakaikot dyan. Kasi bilyon ang nawawala sa traffic. Correct. Sa gasolina lang, bilyon na. At saka dapat yung colorum, dapat yung oras, staggered mo, pero dapat, hindi ganun karaming bus because pwede, tingnan mo pagkatapos ng 9 o'clock, yung mga bus nakaparada lang, walang sasakyan. Tingnan mo, ilan ang tao. At saka dapat, doon sa high density areas, dapat carpooling, at least 4 people in a car. Carpooling or school bus, correct. Mandatory school busing, at least for 1 or 2 years. No? Pero decongest Manila is, I think, important. Both north, both south. Halimbawa, sa Calabarzon, andun yung bagong pier natin, dapat yung Fernando Air Base, gawin mo ng cargo aircraft yon para malalo may samahan ang airport, cargo at saka seaport, malaking bagay yan. Sa Olongapo, dalawang seaport, Subic at saka Mariveles, tatlong airport, gustong-gusto ng mga mangangalakal yan sapagkat magkabila. Okay. Isipin mo, kung gagawin nila yan, buksan mo Subic at Clark, well, did you congest na kagad yung Manila International Airport? Hindi ginagamit. Well, that's connected to the port area natin na maraming congestion, no? Correct. And your tourism is related to trade, di ba? That's right. Oh. So how is it going to be done? You mentioned some decongestion, no? So what do you mean? I speak. Na dito sa mga port areas natin. Well, one of the cause of the traffic here is the trailers, di ba? Buksan nyo ng gusto, i-promote natin yung Batangas Port at saka Subic Port. Subic. The Americans used that for so many years. Ang Hong Kong, di ba nung araw, Kaitak at saka Hong Kong that's Port, right. They have the biggest ports in the world. Ganun rin ang Japan. Alam mo, makita mo, ang seaport natin nung panahon ko ay 2 million. Ngayon ata 4 million na ngayon ang seaport ng Maynila. But at that time, 12 million containers ang Hong Kong. Ngayon ilan na? 30 million containers. Ang Singapore, 39 million containers. Iba na ang takbo. Speed is the name of the game. Pag natuhuli yung produkto mo, talo na kagad yung tao doon. Isa pa, congested hindi lang Manila, from Davao all the way here, it costs you more, mas mahal, dali mo yung goods from Manila, from Davao to Manila, then you bring the goods from Davao to LA.
Okay. Napakasakit ang problema niya. Tsaka tayo lang nawala ng train. Mm-hmm. Dapat yung train natin nakadikit sa mga ports sa cargo. Biro mo, ginawa yan, buhay pa si Rizal. Mm-hmm. 1887, 1891, tapos buhay pa si Rizal. Mm-hmm. Tapos nawala yung train ng panahon ni Cory Aquino administration. Nawala rin yung train sa Manila to Bicol. Eh yan eh, 200 kilometers lang sa Dagupan natapos yung train noong araw, 1891. Mm-hmm. Itong MRT natin, 6 years na ang train natin, mabagal pa rin at hindi nagagawa. So, yeah, there's something wrong there. Isang bagay tungkol dyan sa mga train and so on is yung issue sa foreign policy at pagbabalik ng wow dyan sa foreign policy. Correct. Kasi one of the problems we face now is mukhang monopolyo tayo ngayon ng Japan sa train dahil shut out ang China na siyang nagbibigay ng mga train sa Indonesia, Thailand, Malaysia, halos everywhere. Alam mo, hindi ko maintindihan so, yan. So, connectado yan sa foreign policy, di ba? That's correct. At saka, well, alam mo naman yan. Nagkakahidwaan tayo doon sa spot list. At saka, nagkaroon ng konting corruption raw ko, no? Pero it's a big segment. We keep talking about corruption. The greatest, the most corrupt project on earth, Stephen Ambrose, historian, ay yung 1862 to 1868, connecting the Atlantic to the Pacific Ocean in America. In America. The most corrupt project. Kaya nga, lumabas yung tawag na train, ano, train robbers, di ba? Rubber barons. Rubber barons, yun. At saka, alam mo ba yung Stanford University? Nag-penance yun. Sila, may hardware store owner yung Stanford dati. Yung talagang kinana nila yung train, kumita sila, pinagawa niya yung Stanford Medical Center. At naging Stanford University. So, ibig sabihin, ang corruption, endemic yan. Hindi naman sa atin lang may franchise. Ang problema sa atin, hindi natatapos. Ayan na yung train ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ginawa na lang China. Nakadipa na yung mga poste. Tumigil. Eh kung ginawa yun, hindi po na kahit pa paano, nakakabawi na. No? Nakakabawi na. Katulad ng airport. 10 taon nakatiwangwang. Pagluba landing, welcome to Manila. Uy, bago yung airport nyo. Hindi, may corruption investigation. Kung binuksan mo yan noong araw, marami na tayong airport na gawa. Okay. Yan ang problema. Ay doon sa ano, parang collapse ng moral spirit ng society natin. Well, you have to make the young people believe that there is a future. How do you do that? Kailangan, you have to let them know we care for them. How can you have a teacher at 18,500 while Singapore pays them 133,000 or Malaysia pays them 90,000? Kaya makita mo, ang per capita income nila mataas. $83,000 versus $7,000 ang per capita income natin. Kung lalagyan mo na magaling na teacher yan, babalik ang magagaling na teacher, I don't care what they say, yung anak na sundalo, dudunong. Yung anak ng pulis, dudunong. Yung anak lahat, hindi mo nakita lahat ng anak ng teacher dumudunong, magagaling? Eh, ganun din ang prinsipyo ng lahat yan. It's the teacher, stupid, sabi ng iba. Kailangan magaling ang teacher, at pang magaling yan, the children will now have to look forward to aiming high. Ngayon, hindi aim high eh. I'm high. Puro drugs. Yun ang problema. Final question, we have 1 minute. How do we bring back the wow in our elections? Kasi napakaraming pinagdududahan na sa Makina, sa Comelec, and so on. Alam mo, kaya ako ginawa yung resibo eh. Sabi nila resibo, yung voter verified auditor. Dati-dati, nabibilang sa harap yan, di ba? That's right. Nakikita mo, tao yung nabibilang. Ngayon, hindi mo na nakita, makina. So therefore, kailangan may resibo ka lang makikita. Pero yung resibo, pinapatanggal ang petsa at saka precinct number. Pinapatanggal sa makakita. Sa MRT nga, merong resibo na may petsa at precisely saka station. Ito, ayaw nila. Tapos itong huli, na bawal mag-camera ang mamamayan, ang botante. Eh, nasa omnibus election code yan, na pupwede yan. Alam mo, nakakatawa pa sa kanila. Sasabihin nila may vote buying raw. Wala magkakaroon raw maraming vote buying. Sa totoo lang, may nahuli na ba silang vote buying? That's number one. Number two, may resibo, mahuhuli mo, may resibo. Kung at tama, ang suspesyo ng taong bayan, nagbebenta ang mga taga-Comelec. Oo. Eh, di bigyan mo na rin ng mamamayan ng karapatan magbenta. Di ba? Bakit yung mahihirap, hindi ba ibenta yung vote nila? Bakit ayoko yung vote buying, ayaw na, ayoko yan. Pero, kung yung mayayaman, binibili lahat yung malalaking ads na napakamahal. That's right. Kumikita lang yung mayayaman, hindi. Ipakita mo, yan, binayaran mo. Ayan, yan ang minuto ko. Pag nahuli ka, sorry ka. Wow na wow, in 15 minutes. I'm not saying that. Kailangan world of wisdom. Okay, final message. World of wise men. Wow po, maraming isipin niya. Warm over winter, world of wonder, world of warriors, sila Lapu-Lapu, sa Tumani Pacquiao. Ang daming ibig sabihin niya. Pero ang dapat natin isipin, world of wise men and women. Sapagkat yan po, we are talaga a world of wonder ang Pilipino. Kung gagamitin natin yan, papalabasin natin ang galing ng Pilipino, magaling ang edukasyon, magaling ang naghahanap ng trabaho,
hindi lang panay propaganda, okay. Magkakaroon ng trabaho ang tao, lalakas tayo. Wow, you're already in the top 12, so... Thank you. Well, I hope that it continues. Okay. So we have three more guests for this episode. Maraming salamat po sa inyo and kay Ginoong Dick Gordon. Thank you, Senator Gordon. Thank you, Mentor. Okay, that's...